What up guys, nandito na naman ako at may panibagong video na naman akong isishare para sa inyo. Yung video na to guys, bali, ito yung journey ko sa gagawin kong farm. Kung nakikita nyo dito sa likod ko, ayan. Ayan yung magsisilbing farm natin in the future. So kaya sana subaybayan nyo ako at samahan nyo ako sa pag-achieve ng ating farm. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung gagawin nating farm. So, let's go. Ayan guys. Madami pang mga damo at mga kahoy. Lilinisin natin yan lahat paunti-unti. Bali, ito yung day 1 natin sa ating journey sa gagawin nating farm. Bali, dito, ito yung area na to. Ito. Dito natin ipapatayo yung bahay kubo natin kung saan dito tayo magpapahinga o matutulog. Basta dyan tayo titira. Dito yung area na to. Yung, ito naman yung ang daming puno na yan. Diyan tayo mag-free range ng ating mga manok. Ayan. Tapos, dito naman banda. Ayan. Sa area naman na ito guys, yan, simula dyan sa burin na yan pag ganyan hanggang malapit yan sa kawayan, ito naman paglalagyan natin ng 45 days. Mag-aalaga tayo ng 45 days na 100 pieces lang or 200 pieces. Yan, dito natin papatayo yung 45 days natin na alagaan. And guys, kung napapansin nyo, nagsimula na pala ako kanina maglinis. Unti-unti. Tatanggalin ko. Ito muna yung unahin ko. Tatanggalin ko muna yung mga damo na yan. Tapos, sisindihan. Ayan. Ipapakita sa inyo yung binili nating bamboo. Tatlong piraso, malalaki yan guys, mahaba. Nandun pa yung iba sa kabila. Ito naman yung nagiging harap ng ating farm. Ayan. Ito kasi pagtataniman niya ni tatay ng talong area na to hanggang dun. Yeah, diyan sumisikat yung araw guys. So yung papatay nating 45 days na kulungan from east to west, simula dito papunta dun. Ayan. Kasi dito sumisikat yung araw. Ito naman lumulubog. So, mga 4 PM siguro, wala nang init dito kasi maraming puno doon. Tsaka meron din dito para mas presko yung 45 days natin. Tsaka yung area na to guys, dito, simula doon, dito hanggang doon lalagyan natin ng bakod papunta doon, bakura natin yan para sa safety ng ating 45 days. Kapag nalinis na rin ito guys, itong lahat na to paikot yan, dudugtong natin dito papunta doon, paikot doon hanggang doon, hanggang dito papunta sa papatayo nating bahay kubo.
lalagyan natin ng bakod. Siguro yung raging net lang na yan na kulay green, or pwede rin kawayan. Pag nakabudget tayo, bibilihan natin ang cyclone wire. Yan lang muna sa ngayon, guys. Day 1 natin. So, samahan nyo ako sa paglinis ng papatiyuan natin ng kulungan ng 45 days. Tara, let's go! Grabe, guys. Ang hirap. Kakayanin. Para sa future.
So in guys, medyo nalinisan na natin at napatumba na natin yung mga damo. Bali yung plano ko dito guys, dahil east to west daw at doon sumisikat yung araw, at siyempre dito lumulubog sa likod natin banda. And yung plano ko, dito yung poste, tsaka dito, tsaka doon, doon, gitna, gitna. Pahaba siya guys, pag ganito. Pag ganyan. Tapos sa gitna yung daanan, yung kulungan dun sa kabila, tsaka dito sa kabila. Yan. Maganda dito kasi mga 4 PM to 3 PM hindi na siya mainit. Tsaka pabor sa 45 days natin yun. Ito naman sa kabilang side. Doon ako kanina pumesto ng video ako. So weird. Sa kabila. Ayan yung view niya guys. Dito guys, so malawak pa para sa free range natin. Lalagyan ko yan guys ng dahon ng niyog para sindihan yung matanda ng dahon ng niyog, tapos hamhaman sisindihan para mamatay lahat ng damo, kasi yung tinumba natin na yon may mga bulaklak pa yun na nahulog sa lupa, kaya dapat sindihan para mamatay tsaka mas malinis tingnan. Tsaka hindi tayo pa, tsaka dito lilinisan ko pa yan dito sa gilid para hindi tayo papusukin ng mga daga at ng mga ahas, para safety yung mga manok natin. So ayun lang muna sa ngayon guys yung video ko, and maraming salamat sa panonood, at huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube ko at pa-like na rin ang video na to, kasi malaking tulong pala yon sa video natin. Ganun din yung pag-comment nyo, at maraming salamat. So ayun guys, subaybayan nyo yung journey ko dito sa gagawin kong farm. So ayun lang guys, and bye bye for now.